tiniyak ng Manila Water na sasapat ang supply ng tubig sa paparating na tag-init. Yun nga lang, may ilang residente sa Mandaluyong at San Juan City na kinailangang mag-imbak ng tubig dahil sa nakaschedule na water service interruption. May balitang A to Z si Ace Cruz. Alas dos na ng hapon at magsisimula ng maglako ng panindang merienda si Nanay Lani. Yun nga lang, nalaman niyang may water service interruption ng alas 10 ng gabi, kaya naman, naghugas muna siya ng ilang ginamit na paluto at para makapag-ipon na rin ng tubig. Oh, ipon na ako. Lahat naman siguro ng mga rice cooker ko, lalagyan ko na ng tubig. Ang mga galon-galon, pwede na yan. Ay, kailangan na po, ang dami kong hugasan. Ay, pag ganito, ay, mahirap. Pag hindi walang tubig, ay marumi na. Epektibo alas 10 ngayong February 20 ng gabi, nagpatupad ng water service interruption ng Manila Water na magtatagal hanggang alas 4 ng madaling araw ng February 21. Sakop nito, ang ilang bahagi ng Barangay Barangka Drive, Hulo at Plainview sa Mandaluyong City, habang ilang bahagi naman ng Barangay Little Baguio sa San Juan City. Simula naman bukas hanggang February 22, mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw, ipatutupad ang water service interruption sa ilang bahagi ng Pasig City at sa ilang pang lugar sa Mandaluyong. Paliwanag ng Manila Water, bunsod ito ng maintenance work sa ilang linya ng tubig. So yung mga metro na dumadaloy o yung nagre-record ng mga tubig na dumadaan sa mga linya natin, ito ay lilinisin, no? Kung minsan kasi nababarahan na yung mga strainer ng mga metro na to, ito ang dahilan kung bakit medyo humihina yung pressure. So, bagamat itinaon ito ng gabi para hindi maramdaman ng kanilang water consumer ang abala, naka-standby nila ang kanilang mga tauhan oras na kailanganin ng karagdagang supply ng tubig. Pipilitin natin itong matapos ng mas maaga dahil ang tubig kasi hindi siya katulad halimbawa ng kuryente na kapag natapos na para bang isuswitch on mo lang, may ilaw na. Sa tubig kakaiba, kapag natapos yung activity, pag sinimulan mo yung pagdaloy ng tubig, it will take time to build pressure. Naka-standby yung mga tankers din natin just in case na kailangan ng mas malaking volume ng tubig. Kasunod niyan, siniguro ng water concessionaire na ang mga gaya nitong service interruption ay paraan lamang nila para mapaganda ang serbisyo sa kanilang water consumer. Lalo na't papalapit ng tag-araw kung saan mas maraming supply ng tubig ang ginagamit. Pinaghandaan na natin ito, no? Meron tayong mga proyekto na natapos para makapagdagdag ng supply ng tubig. So lahat ng mga ito, inayos na natin at inihanda na natin para pagdating ng summer or kung magkaroon man ng El Nino ngayong taong ito, masisiguro natin na mananatili yung supply ng tubig para sa mga customers ng East Zone. Sa huli, umapila ng pangunawa ang water concessioner sa mga apektado nitong water consumer, pero titiyakin anilang matatapos ito ng mas maaga o kaya naman on time. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz.